Hello, good morning guys. May magpapaayos na naman sa akin na ano na sakyan. Puro sa mga suspension. So gagawin namin, te-testing namin tong Honda Odyssey 2000. Ito pala may-ari si Elmer. Ayan. Siya may-ari. So ngayon te-testingin namin to kung anong sira nung nagwiwigil. So te-test din namin sa freeway. Let's go guys. Yan, te-testingin namin guys yung yung takbo nito kung gaano malakas yung wigil nito sa matito. Kami ng airport. Kami ng freeway. Taas ng pagkakas. Lumulundag. May sabi lumulundag, merong bako. Buti naman. Diyan nasisira yung yung sasakyan tsaka yung shock yung shock yung gulong yung mga Kung wala nang Saan ka tumatakbo? 60, no? Pag mga nasa mga 50 na yan, maano na. Mag-feel mo na. Ayan, nararamdaman. Lalo kapag pataas, pag tapos ginagasan mo, hindi mo masyado mapipil pag Hindi naman siya umano sa side door, no? Sometimes may sheriff dyan na nag-ano, mas strict dito sa airport. O kasi dito ko lagi pang nag-ano ko yung ano ba tawag dito? Nag-hatid? Hindi, yung nagte-testing ako pupunta ko dyan. O, dyan may ano? O, dyan. Basta mabagal ka lang, hindi ka naman yung sheriff dyan. Strict dito? Maraming nung nagtrabaho ko dito sa airport, maraming nakukuli dito. Sabihin mo lang na, kasi sabi ng boss ko, pag ano, nahuli ka, sabi mo mekaniko ka, tinetest drive mo lang sa sakit. Tapos naman dito yung baka, ngayon doon, may sheriff na 620 miles per hour lang kailangan, right? Yeah. Hindi ka kailangan mabilis kasi aling kanya mga yun, ano, parang nung titikit yan, no? Lalo na yung nagpa-parking ka sa ganyan. Yan, nagtitikit yan. Nakatikitan niya sa overspeeding. Yan, yan tinikitan niya. Malamang mabilis yan. Kasi dito talagang guys, sa airport talagang strict talaga dito. Kaya nga ako, alam ko eh. Yeah. Nakikiramdam ako eh. Pag nakalagpas ka na dito, yan, pwede ka naman mabilis.
guys, yung may-ari nito kapangalan ko sa Tokayo. Sa Elmer, mga pogi yan. O, diba? Kasi 60, diba? Eh, natin naman pati gagas ko. Kumakalanan siya. O, kumakalanan. Why, guys? Kaya, hindi alignment yung ano. Tapos ipapabalance natin yung gulong ko ba? Kaya balancing. Tawag doon yung balancing. Para hindi rin... Kasi minsan... Actually, minsan talaga may ganun talagang nangyayari sa natin. Open balancing. Yung nagbigyanan ko rin naman, yung bilas ko rin lang naman. Bayaw ko. Kapatid ng sister ko. Inaayos ko ito, inaayos ko ito. Ang laking to? Oo, tow truck. Ayos na yung isang tow truck yun, nakaganoon. Sarado pala sila ngayon? Bukas kanina, maaga. Itong Hawaii. Itong punta ng bundok. Paradise ni Elmer. Paradise namin, Elmer. Ito, i-ano ko na. Ihanda ko na yung gamit ko para ayusin na natin yung ano yung mga papalitan natin. So, ito, ito yung guys yung mga proper tools na to. Mga gamit yung gagamitin ko. Pantanggal ng aksen. Lalo ng ano. Ayan, extra ratchet. Oh. At least yung mga yan. Ngayon, umpisa ako pa na ngayon magtanggal ng ano, ng axle. Yung axle pala natin, guys. Ito may tama na. So, nagbabawas siya na ng ano. Ito, yung grasa. Daming grasa. So, ang papalitan lang natin ngayon yung ito, yung axle, both side. So, itong stabilizer links, tsaka itong ano. Yan. So, yan. Yung mga yun, yun yung papalitan ko. Both side yun. So, big job. Kailangan nating anihin siya. Kailangan nating tanggalin na. So, ito, first, ito aalisin yung axle both side. So kailangan ibababa ko li yung bababa ko li yung ano niya gulong. Okay. So guys, ito yung aking gagawin. Tanggalin ko yung whole thing. This whole thing, axle, passenger side. So I need to take it out this. First, you need to take it out the bolt. And then, center. This. Ha? Huh? Yung parts na yan, yung... Ayan, so you need to take it out now. So now... Okay. Ilan na lang yan na siya? Ito, kailangan tatanggalin. Ilan na lang.
ganang style para yung yeah, ano, first time na ako natong ganang yan ang dito working place so ano ko wilo pig pano ng mga nagyard na nagyard so doon na mahirap kasi pag hindi to ano atang ka sunod na to release na dili ko na pagkaugma sunod na to diba ang galing siya yung pala bubik dyan na baby baby bawa tak tahu lah Wednesday ano lang yung gas tank yung gas tank niya kasi ano lagi naman yun ang problema yun eh may dinaro yung tank niya may singaw na kaya may leak sa cover papalitan yung cover nun oh sabi ko bili siya ng bago. Ha? Buti na detect mo kagad na. May scanner ako eh. May scanner kasi ako. Sana bumili na lang ako ng oil, no? Ah. Sana bumili na lang ako ng oil ko. Bakit? Hindi pa ako nakachange oil eh. Ay, bili ka. Sama muna. Sa taas na rin yun, no? Dali lang naman yun. Bagay, para isahan na lang dun. Tsaka na? Hindi naman masyadong ginagamit. Kaya... tinatanggal ng mga screw. Pag ako nagbalik, may sobra. May sobra. Pag sumubra yan, lagyan mo lang dyan, no? Hello? May extra. At least kapunod, may extra, no? Oo. So, pagkatapos na... Naalis ko na ang... Ito, naalis ko na to, guys. Yan, okay na to. So need to take it out this and then after that need to take it out that bolt. So first ito natanggal ko na to. Take it out that to remove this axle. So yan next. Okay. So, alisin ko na to. So I'm back again, guys. Yan, so guys, nalinis ko na yung mga may grasa. Yan, okay na, malinis na. Pakakabit ko na yung bagong axle. So, natanggal ko na siya. So ito yung bagong axle niya. This is the new one axle. Bye bye. From passenger side. Ano nangyari dyan? May nangyari. Pinapayos na ang parano. Okay. So okay now guys. Isasalpa ko na siya dito. Tapos mamaya naman doon naman sa kabila. Guys. Ayan guys. Nilagay ko na guys. Ito. So nilagay ko na. Ito. Ayan na. Ito ilalagay ko na to. Ilalagay ko na ito. Ngayon kabit ko na guys yung ano yung
yung bagong axle. So, ito na yung bagong axle. So, mamaya, pagkatapos ko may i-fix to, lilinisan ko. Tapos doon naman tayo sa kabila mamaya. So, ito muna yung passenger side ko muna yung ginawa ko. So, ito, babalik ko na. Bago nyo ikabit muna, guys, kailangan muna ng ano, check nyo yung ato, itong oil seal na to, kung okay pa o hindi. Kasi minsan, pag luma na yan, hindi nyo pinalitan. Ito, pinalitan ko na yung kanina, kaya okay na. So, kinabit ko na. Ito, ihigpitan ko na lang. So, pagkahigpit ko, ito naman. Kaya wala na problema. Pero ano, ikakabit ko na yung ano. Guys, ayan. So, ang problema ko nila, ito isang tornilyo. Kailangan kong ano, may kabit. Kasi, itong tornilyo na ito, kailangan may fix mo dito. Hindi mo siya pwedeng anihin niya kasi ano yan, may time na kumalas yan sa ano yan. Kakaroon ng problema yung mo. At least, okay na. Yan lang. So, ang problema ko lang, paano kung masisikip ang ito. Yan lang yung problema ko. Ito lang yung problema ko. So, kailangan kong yan, ipitan. Dapat pala yung luwagan ko muna ito. Luwagan ko muna siya para ano, para okay. Yan. Para luwagan ko na, pwede mo na kabit din dito sa kabel. Yan. So, para mabilis mo yung sikipan siya. At least eh, ano na, okay na. So, pag na ano mo na, na-device, ito si medyo sakit mo na siya. Medyo mahirap na yung ano, mahirap na, mahirap yung ano na ito. Kasi pag hindi mo inano to, ipinantay, baka ma-lost thread. Kaya kailangan iingat ka. Ingatan mo siya para, kasi hirap na yun para ano, so kailangan mo ano, isentro siya. Hirap, grabe. Kanina almost ano na ako dito, almost a minute na ako dito kung ano lang ano na. So basta to, guys, ito ito pag na ano na, pag nasikipan mo na to. Yung nasikipan mo na yun, yung tinuturo ko na yun, ito, okay na siya. So, babalik ulit ako, guys, para ano, okay? So, nanonood pa kami ng NBA, tama. Sila na yung lamang. Wogs. Wotcha. Well, di yung lamang. Wala no, champion na yung Lakers dyan. Ito, natapos ko na. Ayan, okay na to. Lahat na ikabit ko na, na ikabit ko na to, yung bago, okay na. So doon na tayo sa kabila. Ayan. So ito naman, guys, ito papalitan ko rin ulit yung ano nito. Yung yan, ito itong yung ito, axle na ito. So ito tatanggalin ko rin to, ito tsaka itong alisin ko to. So ito mga bolt, so ito na ano ko na luwagan ko na siya, so aalisin ko na ulit. So lalo ngayon ganon, ganyan yan eh, may mga plus yan eh, kasi malakas ang Lakers ha. Yung court pa nila. Bukas na naman, pag Boston ako, ako naman yung bibigay yung class. So pag ilang, para manalo ka,
Ha? Ilan yung kailangan plus para manalo ka sa pustahan? Sa series? Ah, sa series ba? Pustahan mo? Oh, pa- meron lang sa larong ito rin, meron din yung series. Ah, parehas. Hindi, hindi mo rin lang sa Lakers ko, hindi, yung na. Oh, daw ko, pwede niya. Kapag nanalo yung Lakers ng 5 points lang, panalo ako ng half shot. Okay. Pwede niya yung plus ko eh, sa game. Pero huwag lang sana, manalo na ng Timber para buhay ko yung series ko. Isa na lang kailangan, wala nung. Last one win. Yan. Okay. Sino ang playground? Gawad. Ha? Dito lang! Dito na lang! Bro, amon! Kami na lang, patungkol na nililin. Ayan. So guys, aalisin ko na ulit yung ano. Yung... itong... diba niya ako ilisin, ano? Tol, guys, tatanggalin mo yung ano, yung sensor niya, speed sensor, para pag inalis mo to, hindi siya, kasi mantay na mapuputol to, so kailangan mo siyang alisin. Tapos yung sa kabila din, alisin mo. Sa preno. Pupok-pukin mo konti. Yung axle niya. Pupok-pukin mo konti para... Pupukin mo konti para napupuk mo na siya, hilaan mo na to. Tapos konting ano pa, konting pukpuk pa. Natanggal mo na ito, guys. Yan, natanggal mo na.
So, hihilain mo na siya. Ko alam kung paano yung ano nito. Antayin ko lang guys. Lamang ng Lakers. Lima na lang. So ayan, okay na guys ito. Yung naisikpot ko na siya. So lalabas na siya. Sikwatin pa uli natin. Batay, outdated. Dalawa na lang. Dalawa na lang. Yung damang dalawa na lang. Yung sikwat ko na siya. Sikwat ko na siya. Ilabas. So, ito na yun, guys. Brad, sabi, good Brad. Okay na. Yan, linggo. Hindi, okay na. Okay na. Okay na. So, ito na guys na. Tanggal ko na to. So, ngayon, lilinisan na natin yung ah, Rondo! Narinig mo yung sigaw ah? Oh, eh, narinig ko yung sigaw na commentator eh. Saan ka pala dito? Lakers? Lakers tayo, siyempre. Panigil ako. So, ayan guys. Ito na. Madumi. Kailangan linisan yun. So, yun yung ano, papalitan ko rin yun yung oisip. Magpapalit ako. So, ayan. Lilinisan natin. Pag nalinisan na natin, kabit na natin, okay na. So, babalik ulit ako guys. Oh guys, malinis na siya. Okay na. Tingnan nyo yung kanina na sobrang dami ng ano dito. Daming grasa. Ngayon, nilinisan ko na. So, nag-spray ako ng CRC para malinis siya. So, ngayon, kakabit ko na yung bagong ano. Bagong, ayan. Yung bagong ano. Bagong ito. Ngayon, kakabit ko na to. Pag nakabit ko na siya, okay na siya. Balik sa lapat. Ubat sila dahil ito na yun. So, kailangan ko para ano. Pero lalagyan mo ito ng basahan. Ha? Para hindi siya na masalsal. Yun. Papa mo, ito maglaseng. So, okay na. Iniwan ng kanya isang chicks. Iniwan ng isang chicks? Kaya ba? Ay, hindi. Limawan mo na lang na gala. Hindi, may sato pa. Nandabiyo. Talaga ba kayo? 1, 2, 3. Wala na. Kaya kayo nasa plate to, nilakad ng tatlong matra ito. Tatlo. Pag-counting patuloy? Oo. Siyempre. Lima na. Yan, okay na siya. So, babalik na lang ulit ako pag okay na guys. Malinis na. Ito, papalitan ko rin to. So, mamaya, papakita ko sa inyo kung paano. Ito, kasi tatanggalin mo yung tornilyo. Tapos ito, tornilyo.
So, ayun din, naalisin mo rin to. Ito yung bushing na yan. Sway bar bushing ang tawag dyan. So, yan, papalitan mo. So, yan, guys. So, guys, ito, papalitan ko na to. Kailangan to matanggal. Ito, tanggalin ko to. So, ito, itong dalawa na to. Alisin mo na to. Inalis mo na yan. Ito. Ito siya. Ito yung bushing. Bushing to, ito yung papaano. Kaya, hindi ko matanggal yan. Tatanggal na to. Tatanggal. So, ayan. Linisan natin. Kailangan, bago mo ikabit, walang grase. Kininisan mo mabuti. Kasi kung yung may grase doon sa loob, baliwala yun. Dudulas yun. Yan. So, ayan. Bye. Okay na yun, 52. Yan. So, okay na to. So, ito, kakabit muna ulit itong bolt. Siya na kayo guys, medyo madilim kasi yung pwesto ko. So, I need to put it a light. Kasi, malabo na medyo malabo-labo mata pag hindi mo nakikita. Yan. So yan, ikabit mo na. Medyo syempre kailangan mo ng mabilis ang ratchet. Yan. Tapos dun sa kabila. Pero mas maganda pa rin ano po siya yung ratchet kasi maluwa yun pinaka ano safety first kasi ang sasakay dito family kailangan safety first mo sila bawal yung hindi safety first mas maganda talaga higpita mo kasi pag hindi mo binobol check yan karoon ng problema yan puska nadidisgrasya sila kaya kailangan safety check safety first lagi double check but if you tighten in all the bolts you need to double check it that's the one na kailangan na yan ang pinaka the best so ngayon okay na nakabit ko na isang sunod na natin tong sway bar links. Pero mas mabuti kung ito, sabi nga nila, yung bago. Pangit kasi lagay yan eh. Dahil ito kasi, umiikot. Ito, umiikot to.
Kasi yung lock nito, ito, yun o, yung may goma to eh. May goma siya. So yung goma niya, yun. Yan yung may yung parang plastic sa loob. Yan, mahirap yan. Kasi pag yan, naipitan mo, kailangan mo pa siyang i-allen wrench. Yan yung gitna. So, para hindi mo na yun, lagay mo yung dating ano, yung dating niyang bolt para mas maganda. Para mas madaling sikipan. Ito yung mga bolt. Ah. Sesya na kayo guys. Medyo madilim ha. Kasi ano eh. Talagang madilim yung pwesto ko dito. Tapos yun ito sa taas. Medyo madilim. Diba? Mas level eh. Yan siya. So, nakabit ko na siya. Then, okay na lahat. Kabit na. So, ito. Bago na to. Ito, bago na to. Bago na to. So, ito. Anin ko na to. Ipitan ko na. Oh, trenuhan mo ko. Ito, luma. Ito yung bago. Kailangan bago yung kabit natin. Yan, pampasikip ito. You need to put a lock. You punch in here to have a lock, not to release this bolt. So okay na, tapos na tayo. So magro-rotate na tayo ng gulong na yan. Okay, okay na. So okay na. So nagkabit ko na natin ng gulong. So, ano na, nakabit na lahat. Wala nang problema. I-start ko na ngayon siya para te-testing ako ko yung ano. Ipahatag niyo pa. Yung BPS niya. So guys, che-checking ko ngayon kung ano yung ilo niya ngayon. So, che-checking ko kung ano yung ano niya.
ka maningil at mabuwang eh. Wait. Checkin ko lang yung mga ano dito. Yung mga ilaw mo dito sa sasakyan. Tagal naman guys. Ang tagal naman yung karoon ng ayan. Complete. Enter. So, airbag. Reading codes. Halang lagi mo buwan. Hello, transmission. Balik ko ba rin diya kay Hal? Yan. So, ang daming codes. Grabe. ABS code, 7 codes, o rocker arm, actuator control, system stuck on, rocker arm, rocker arm. No DTA definition service. Right wheel wheel assist sensor malfunction. Left rear wheel speed sensor malfunction. Literally acceleration sensor. Literal acceleration sensor. So 12 fluid low, brake fluid low, battery, engine control module, ECM. So yun guys, yun yung mga ano natin, mga codes natin. So marami siyang codes. Yan Mer, marami kang codes, 12 codes yung ano mo. Yung mga codes mo, ayun o, 12. Una, brake fluid low. Sensor, acceleration, wala naman yan. Left rear wheel speed sensor. Yung sa likod mo, sensor mo, papalitan natin yan. Tsaka yung right rear wheel speed sensor din, sa kabila. So, rock. Yung sa cracker arm mo, doon sa may ano yan, yung system mo, doon sa engine yan. Anong na-feel mo doon sa engine mo? Okay. So guys, kinode-code clear ko na siya. Meron siyang dalawang na remain na ano, na code. Hindi ko alam kung ano yun. Siguro yun yung sensor doon sa likod, right rear, tsaka sa left and right. Okay, natirang codes kaya natira dalawa. Ayan, color code. So ngayon tatanggalin na natin yung codes na codes dito sa engine na to. So, ang codes niya is rocker arm, actuator,
malfunction. So ito diagnostic natin. Codes, erase codes. Yes. Ayan, so OBD. Ayan. So yan guys. Inaano ko na clear ko na yung codes para mawala na yung engine. So yan, nawala na. Nawala na yung engine on niya. Engine light on. So okay na. So ito tapos na siya. Wala na siyang problema, wala na siyang check engine kasi kinabit ko lang yung connector doon tapos sa engine may nag-loose lang siya and then papunta doon sa may oil actuator, yung sa may oil housing niya. So yung switch doon hindi nakakabit yun ng maayos, so kaya siya nag-error. So dumaan yung engine, yung nag-appear yung engine light on. So ngayon okay na, wala nang problema, ikabit ko na. So ngayon ayan, naging wala na, no codes na siya. So no codes, so okay na guys, good job tayo. Ngayon yung VSA na to, alam ko ano to eh, VSA. Alam ko yan yung low brake fluid yan. Alam ko low brake fluid. Kaya i-check ko yung fluid nito kung low. Yung yun, yung VSA na yon. So guys, ayan, walang fluid. Kaya pala brake fluid low. Naka-ano siya sa minimum. Dapat dito siya sa maximum, ito. So maglalagay tayo ng ano yan para mawala yung VSA niyan. Alam ko yan doon yan. Hello guys. So maglalagay na ako ngayon ng fluid. Tingnan natin kung umiinaw pa rin yan. Yan. So maglalagay tayo ngayon ng fluid. Puno na. Okay na yun. Puno na yan. So, lagay mo na yan. So, may max na yan. So, naka-max na siya. Ngayon, titignan natin kung ano. Okay. Yan. So, ngayon, titignan ko kung okay yung ano, yung VSA niya. Ayun, nawala na. So nawala yung VSA. So okay na siya. Yun. Yan. So guys, success tayo. Wala na yung VSA niya. Good job. Nawala na lahat yung engine light, VSA light niya. So okay na. So guys, okay na. Wala nang VSA lahat. So good job tayo lahat, na ayos natin. So ayan, ito kasi yung may-ari ngayon, na naayos na si Elmer. So okay na. Lahat na tanggalan natin yung mga lights na kailangan mawala doon. So guys, see you next vlog. Maraming salamat sa panonood niyo sa video ko na ito, na nagpalit ako ng axle, both side, and then stabilizer link, stabilizer bushing, at nagpalit ako ng tawag dito. Yun nga, nagdagdag ako ng fluid, nawala yung VSA. So yung VSA na yon, yun yung low brake fluid. So ngayon, napuno ko na yung brake fluid, okay na siya. Pero ngayon sa susunod naman, i-check ko yung mga brakes nito kasi siyempre nagbawas yung brake nito.
sa susunod ko na lang i-schedule ulit yung ano nito pag-ayos. So guys, salamat sa panonood nyo sa video ko. Please subscribe to my YouTube channel, Elmer Manuel, and hit the bell for notification for my new videos. So maraming salamat po sa inyo at binabati ko ang aking mga kaibigan dyan sa Pilipinas. Nagpababati sa akin si Kuya Romel at si Romel, Rodel, Astin at si Jovi. So yan yung mga yan guys, mga kaibigan ko dyan sa Pilipinas, mga taga Taguig. So salamat sa inyo sa panonood ko ng video. Salamat sa suporta na panonood nyo at na kakaroon ako ng ano ng mga panibagong mga gagawin ngayon itong buwan na to. So abang lang kayo guys, abang lang kayo dyan at maraming salamat sa inyo. So magandang hapon, peace, God bless all.